ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat ng saksing Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, "Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion. Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sosthenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang 1 panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng mga sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan.
Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poong kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana, ang mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob, purihin ng Diyos siya ay awitan, awitan ng hari siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong padahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Saan po nang gagaling ang learning o kaalaman? Minsan nang gagaling po ito sa ating karanasan. Minsan naman,
Ito ay natututunan natin dahil sa karanasan ng iba. Let us go specific para po mas madali nating maunawaan. Hindi ko na kailangang lumusong sa malalim na ilog para masabi kong ito ay malalim. Dahil alam nating meron ng nalunod. Hindi ko na pwedeng gawin na plantsahin ang aking kamay dahil alam kong masakit at mainit kapag nakita ko itong nakasaksak at nakabukas. Kaalaman, karunungang bahagi ng karanasan ng tao. At sa kaniyang karanasan, hindi ito palaging maganda at masaya. Mga karanasang nagtuturo sa atin kung paanong mag-survive sa isang bagay na hindi natin inaasahan. Bibigyan ko po kayo ng isang personal experience. Personal, ibig sabihin, naranasan ko. Mayroon pong oras o panahon na bago kami maging pari, kami ay ipinapadala sa iba't ibang estado ng pamumuhay. Ang tawag po namin doon ay immersion. Inilulubog kami upang maunawaan namin at maranasan ang karanasan naman ng iba. Ang iba, normal. Pero yung iba, went to the extreme. Yung bang sobra naman ang pagbabad. Pero pinakamaganda yung karanasan. Yun bang hindi mo aakalaing magagawa mo yon at mararanasan sa oras na ikaw ay sinusubukan? Specifically, mayroon akong kasama na pumunta doon sa extreme. Ano ba yung extreme na yun? Pumunta siya sa isang slum area, sa mga squatter area, na ang buhay ng mga kabataan ay gumamit ng bawal na gamot. He went to the extreme. Siya po mismo ay naging drug addict. Ano ang dapat gawin? Sabi ko sa kanya, alam mo ang iyong sinulong. Alam mo ang tubig na iyong nilalangoy. Kung kaya mong umahon, gawin mo na hanggang maaga. At nahirapan siyang gawin yun. Pero ang pinakamagandang resulta, alam niya kung paano maramdaman at gamitin ang pagkakataon ng kaniyang karanasan upang ipakita sa kabataan na sa kabila ng pagkakalulong sa bawal na gamot ay palaging mayroong pagliligtas. Mas malalim, mas konektado, mas totoo ang kaniyang sinasabi dahil ito ay kaniyang naranasan. Hindi lamang salita mula sa bibig, hindi lamang nagpapayo ng galing kung saan-saan, kung hindi pamumuhay at karanasan na siya mismo ang gumawa at naranasan.
Katulad po ng ating ebanghelyo ngayon, maliwanag na ipinapakita ni Jesus kung ano ang mararamdaman ng kaniyang mga alagad sa kaniyang pagkawala ng sandali. Ipinakita niya sa pamamagitan ng paggamit ng simbolo ng babaeng nanganganak na ang hapis na nararamdaman ninyo ay papalitan ng kagalakan. Nangangahulugang ang hapis, ang sakit, ang kalungkutang nararamdaman ng tao ay hindi pangmatagalan. Ito ay papalitan ng Diyos ng kagalakang walang katapusan. Ang salita ni Jesus ngayong umaga ay salitang very comforting na tayong lahat na nasa gitna ng hapis, na nasa gitna ng kalungkutan, na nasa gitna ng pagdadalamhati ay matatapos din at mapapalitan ng kaniyang walang hanggang kagalakan. Kung iyon ay kaya nating yakapin, kung iyon ay kaya nating harapin, kung iyon ay kaya nating pagtagumpayan, mararanasan natin ito sa ating buhay kung papaanong ang bawat isa ay mayroong karanasan ng hapis at sakit. Pero itong bagay na ito ay pupunta sa pagpapala. Lahat ng sakit na nararamdaman nating lahat, kung alam nating gamitin ito at damhin ito, ay magiging kasangkapan ng pagpapala ng Diyos. Dahil hindi siya pangmatagalan. Ang nangyayari lamang sa atin ay kabaliktaran. We are being controlled by the pain that we feel instead us controlling the pain. Yun yung kabaliktaran. Kapag meron ka ng sakit na nararamdaman, pagdadalamhati, ginugupo ka na nito kesa tingnan mo ito bilang enerhiyang nagbibigay sa'yo ng mas lalong lakas pa upang magpatuloy sa buhay. Dahil alam natin na sa bawat sakit at hapis, sa bawat pagdadalamhati at problema, ito ay resulta ng mali nating desisyon sa buhay, na tayo rin ang nagtitiis at dumadanas nito. Binawalan ka ng kumain ng baboy kasi meron kang arthritis. Diba? Binawalan ka ng manigarilyo kasi meron kang sakit sa puso. Sinabihan ka na ng ganitong bagay, pero gusto natin eh. Gusto natin yung bagay na nagpapakasakit, nagpapasakit sa atin. Kaya minsan, hindi natin nakikita na ang anguish o hapis o paghihirap ay isang biyayang ibinibigay ng Diyos dahil tayo'y nakikiisa sa kaniyang paghihirap sa krus. Hindi pa naman tapos ang lahat kapag tayo'y nagkaroon ng hapis o sakit. Masakit ang paa mo, hindi pa naman masakit ang kamay mo eh. Paa pa lang. So ang nangyayari, nilalahat natin
kapag may nararamdamang tayong sakit. Masakit ang mata mo, hindi naman masakit ang utak mo eh. Mata lang. Ibig sabihin, yung bang madali tayong magupo ng bagay na sakit. Kaya binibigyan tayo ng comforting words ni Jesus ngayong araw. Malulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Ito ang kaibahan ng kagalakan sa kaligayahan. Ang kagalakan ay hindi naaagaw. Ang kagalakang ibinibigay ng Diyos ay nananatili sa lahat kung alam natin gamitin ang hapis o sakit na meron tayo upang ito'y mapalitan ng kagalakan ng Diyos. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng hapis ay pakikiisa sa sakit at hapis ni Jesus nang siya'y nabayubay sa krus. At lahat ng iyan, kapag tayo'y nakatuon sa Diyos, ay mapapagtagumpayan kahit na mahirap ang buhay. Sapagkat ang tunay na sumusunod sa Diyos, kahit na masakit, ay nagpipilit ginagampanan ang mga bagay na makalangit. Masakit ang ipin mo? Smile ka lang. Wala nang makakaalam na masakit ang ipin mo. Masakit ang puso mo? Smile ka lang. Walang nakakaalam na masakit ang puso mo. Masakit ang tuhod mo? Baboy pa more. Smile ka lang. Gamitin mo naman ang kamay mo kung masakit ang tuhod mo. Maraming paraan. Maraming ibinibigay ang Diyos ng pagpapala sa sakit na ating nararamdaman. Sa oras na kayo'y nakararamdam ng sakit at hapis, ito ay iaalay ninyo sa mga taong hindi kilala ang Diyos. Sa mga taong nahihirapan din at sa mga taong may pinapasan din upang sila'y magtagumpay din sa pagsunod sa Diyos. Ito ang Kristiyano, ang maramdamang may ligaya at saya sa gitna ng pagsubok at pagpapala. Magpapatuloy tayong naglalakbay dahil ang ating buhay ay pagyakap sa hamon ng Diyos para pagtagumpayan. At tayong lahat ay magtatagumpay dahil sa kagalakan. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan o Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, o Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa,
Naway pasiglahing muli ng kagalakang nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin ang mapagtiisan ang sakit ng kanilang nadarama. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpuan ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisa ng mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugda ng mga alay na iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kahit tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santa, 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 Panginoon Diyos ng mga tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kahabitan mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng amin. Akalin sa araw-araw at patawarin. Hinihiling namin kamayadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus ang ating tunay na kagalakan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa
announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaral ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaral po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipi ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno,
Lord,